sabi si papi na lang. Sabi kay kuya, nagkuya ako na lang kuya niyo po. Yan. Yan guys, isbukayo. Na gawa sa nyog, eh. Buko po. Ah, buko. Okay. Teka, no, katagal na kayo nagtitinda rito eh. Matagal lang. Mga ilang years na po. Araw-araw, Tin. Talagang di na diet to, Tin, no? Lalo pag holiday. Talagang mas marami. Mas marami. Doon sama-sama yung mga may na namamanata dito. Talagang mahiwaga talaga ito yung banahong. Mm-hmm. Okay. Depende na rin sa paniniwala natin. Ayan. Pag nagpunta kayo sa Banahaw, meron ditong mga pwedeng ipangsalubong. Yan. Meron ditong chips, minatamis, tinapay. Pwede na rin kainin habang nandito sa baba. Dahil pag umakyat na kayo sa taas ay bawal na ang pagkain dahil private property siya. Yan. May mga tuba din. Ayan. May maliit na medalyon at may malaki yung pinakita ko kanina. Halos pare-pares lang naman. Ito ay tinatawag na Tres Pico. San Benito, Coral, halos lahat, pare-pares lang sila. Ipapakita ko naman sa inyo yung iba't ibang likas din. Tulad yan. Ito ay batang lampasan na ginagamit sa pangontra, pang-spiritual. Sa sarili, sa usog, sa travel, yan. Ito naman ay pamproteksyon. Pampaswerte. Ito ay kalimitang ginagamit din sa pangontra. Yan. Ito ang halimbawa ng mutya ng lansones. Pwede siya sa negosyo, sa kabuhayan, sa trabaho, money magnet. Marami pa dito guys, tulad neto, happy bag, yan. Pwede rin siya sa negosyo. Pag napunta kayo dito sa Banao, eh pwede nyong bisitahin itong store na to. Yan. Aidas, Buhaktin, Lucky Charms, Souvenirs, Sari Sari Store. So, sobrang dami niya is talagang mamamangha ka. Iba't iba ang presyo nito, guys. Yan. Ikaw na lang ang magbubuhay kung ikaw ay isang antingero. Tulad ng pinakita ko sa inyo, may garapa rin ditong tinitinda. Ito ay hinulma sa kahoy. Hinulma sa kahoy. Maraming magagandang hulma sa kahoy dito. Tulad niyan. Mga inukit sa kanya. Ano ka? Ano?
Ayan, may kita nyo. Mamaya pa namin naakyatin. Mount Banahaw. Marami pa yan guys, meron pa sa loob. Tesang ukit nga to. Dito. Anong ginamit na? Na pang-ukit. Yung mga tools niya eh hindi ko alam na muli ho diyan ah. Hindi, ano pong kahoy. Oo. Digno. Ayan. Yan. Ito yung hulma sa dignum. Pwede niyo pang ipit. Hindi ka nang maubos ka. Yan, pwede siyang ipang ipit. Tulad niyan. Ito ay mga kristales. Yan. Mga kristales. Ito rin, halimbawa ng ukit sa dignum. Talagang napakaganda siya. Ulan yan. Ito ay lalagyan mo lang din ng langis. Pag pumunta kayo dito, pwede niyo siyang bisitahin. Ito, yan. Tuba ulit. Yan, may kristales. Mga langis. Pwede yung panghilot. Meron din silang honey. Hi guys, nandito tayo ngayon sa Banahaw kung saan pinaniniwala ang nakakapagbigay ng himala. Narito ang mga sample ng mga batong nakuha sa kuweba. Ito ay bato ara na matatagpuan sa kuweba. Sobrang kaganda kasi kumikinang pa talaga. Pinaniniwala ang pwede siyang inumin at ilagay sa bahay dahil nakahigop siya ng negative energy mula sa inyong katawan at sa inyong bahay. Yan, pupunta tayo sa iba. Yan guys, ito yung mga medalyon. Yan. Pinaniniwala ang pwedeng buhayin at lagyan ng isang anghel o gabay na tinatawag. Yan.
Teka, ano na kayo katagal nagtitinda ng mga medalyon? Matagal na. Ano ba? 1986. Araw-araw po may mga dumadayo dito na okay. Yan guys. Marami sila dito. Ito yung tinatawag na garapa. Yan, lalagyan ng langis. Bubuhayin. Ito naman ay mga buhay na tinatawag na bato omo. Yan. Mga kristales na nakukuha mismo sa kuweba. At may iba't ibang uri ng San Benito tulad nyan. May maliit, may malaki, at may gawa sa hulma ng kahoy. Ito ay Santo Ninyong Hubad. Yan. Na pinaniniwalaang nagbibigay ng swerte. And pa may iba't iba pa siya. Alas pare-parehas lang. Ito ay bato omo rin na hinulma lang. Yan. Hinulma lang siya. Ito ay mutya ng ibu-ipo. Yan. Ito ang pinakamalaking San Benito. At ito ay mga sangkap sa mga I think halamang gamot. Yan. Lipat tayo sa iba kung saan mas marami pa dito guys.